Magandang umaga, Assumption! Andito muli kami para sa ating lingguhang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating pinagtutuunan ng pansin ang pag-aayuno o fasting at pag-iwas o abstinence. Ang pag-aayuno at pag-iwas ay mga tradisyonal na gawin ng mga Katoliko tuwing panahon ng Kwaresma o Lent. Ang tunay na diwa ng pag-iwas ay pagpapahayag ng ating pagsisisi sa mga kasalanan, pagtitimpi ng ating mga makamundong pagnanasa, at pagpaparangal sa sakripisyo ni Kristo para sa ating mga makasalanan. Paano nga ba nagsimula ang mga nakagawiang ito? Nagsimula ang pag-iwas sa karne tuwing Biyernes dahil ang araw ng Biyernes Santo o Good Friday ay ang araw kung kailan inialay ni Kristo ang kanyang katawan para sa ikaliligtas ng buong sanlibutan. Naging tradisyon para sa mga Katoliko ang pag-iwas sa karne tuwing Biyernes sa buong taon. Ngunit ng kalaunan ay naging gawin na lamang ito tuwing panahon ng Kwaresma. Nasasaklawan ng gawing ito ang lahat ng Katolikong nasa edad na 14 at pataas. Ang pag-aayuno naman ay parang mas nakahihigit na pag-iwas dahil hindi lamang karne ang iniiwasan. Ang mga araw ng Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo ay mga araw kung kailan ang lahat ng mga Katolikong nasa edad na 18 at pataas ay umiiwas sa pagkain ng 3 beses. Kung sa isang araw ay may almusal, tanghalian at hapunan, isa lamang sa mga ito ang dapat kainin. At ang nalalabi pang 2 beses ng pagkain ay dapat hindi hihigit sa isang buong pagkain kung ito'y pagsasamahin. Ngunit para sa karamihan ng mga Filipinong Katoliko, ang pag-iwas sa karne ay hindi na isang malaking sakripisyo. Marami sa mga naghihirap ang walang kakayahang bumili ng ulam na karne. At sa iba namang may kakayahan, nagiging pagkakataon naman ito upang magpista sa pagkain ng sugpo, alimasag at alimango o iba pang masasarap na pagkain na walang karne. Ito ay taliwas sa diwa ng pag-iwas. Kung kaya't noong Desyembre taong 1985, pinayagan ang mungkahi ng mga obispo ng Pilipinas na magkaroon ng bagong pamantayan para sa mga kapalit ng pag-iwas ng pagkain ng karne. Isinasaad nito na sa panahon ng Kwaresma, maliban na lamang sa Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo, tuwing Biyernes na dapat ay mga araw ng pag-iwas sa pagkain ng karne, pinapayagan na ang mga Filipinong Katoliko na gumawa ng mga pagsasanay sa kabanalan o exercises of piety tulad ng pagbabasa ng Biblia, pagsisimba, pagsamba ng banal na sakramento o adoration of the Blessed Sacrament o pagdarasal ng rosaryo. Maari rin kapalit ang pagkakawang gawa o acts of charity tulad ng pagbisita sa mga may sakit o mga preso, paglilimos sa mga may hirap o pagtuturo ng katekismo. Ang iba namang may kapansanan at hindi kakayanin ang pag-iwas o pag-aayuno ay pumipili namang magsakripisyo sa ibang bagay sa buong panahon ng Kwaresma tulad ng pag-iwas sa soft drink, tsokolate, pag-shopping o paghinto sa mga masasamang ugali tulad ng pagchichismis, pagmumura, panlalait at iba pa. Sana sa panahong ito ng Kwaresma, ating pagsikapang manaig sa ating puso ang pagmamahal sa Diyos at kapwa sa halip na pagmamahal sa mga makamundong kaginhawaan, sa ating pagtitimpi sa mga ninanasa natin, isaisip natin ang mga karamihan na salat sa pangangailangan. Marahil, ang anumang matipid natin dahil sa ating pagtitimpi ay maaari nating maialay sa mga higit na nangangailangan. Sa ganito natin, tunay na mapaparangalan ang pagsisakripisyo ni Kristo para sa atin. Isang mapagpalayang Miyerkules ang sumainyo, Assumption!